Muli pong nagbabalik ang programang Kapitulo Versikulo. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat hindi pa rin ho kayo bumibitiw sa inyo pong pagsubaybay sa ating programa. Kagalakan po namin na muling makapaglingkod sa inyo sa pamamagitan ng ating pag-aaral sa Himpapawid at tutuklasin po muli natin ang mga katotohanan mula sa mga kapitulo at versikulo ng banal na kasulatan. Sa mga kaibigan po natin na ngayon lamang po nagbukas ng kanilang programa sa kanilang Facebook o sa kanilang telebisyon, ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Brother Jerry Sevilla. Kasama po natin ang technical team ng ating programa, ang Project Life Ministry nasa likod ng ating camera. Sa loob po ng isang oras ay maglilingkod po kami sa inyo sa abot po ng aming makakaya sa tulong po ng Banal na Espiritu at kami po ay samahan po ninyo sa ating pong gagawing pag-aaral ng mga salita na mag-aakay sa atin sa buhay na walang hanggan. Bago po tayo pansamantalang sabihin na ho nating ituloy yung ating pong pag-aaral ng mga tanong po na nanggagaling sa inyo. Yung pong mga katanungang ipinarating po ninyo sa amin ay amin pong sasagutin sa ating pong episode na ito. Maaring ito po yung huli nating live streaming sa araw lang naman na ito. No? April 1, 2018 po ito. Kaya sa aming mga nanonood naman dyan sa ating telebisyon, medyo delay na po ang pagdating sa inyo ng programang ito sapagkat ito naman po ay i-edit pa ng ating technical team. No? Sa aming mga taga-subaybay sa iba't ibang panig ng mundo, nais naming ipaabot sa inyo ang aming pasasalamat dyan po sa Geneva, Switzerland. Yung ating mga kapatid na nanonood sa atin, sina Sister G. Lloyd, sina Sister Chato Borlaza, at ganoon din yung mga kapatid natin dyan sa Ireland, sila Brother John Rex. Kumusta po kayo mga kapatid? At ganoon din ang mga kapatid natin dyan sa Tokyo, Japan, dyan sa ating mga kapatid dyan sa may Dubai, dyan sa Kingdom of Saudi Arabia, yung mga nanonood sa atin dyan sa New York, sana po yung pagpapala ng Panginoon sumain nyo sa pamamagitan ng ating programa. At syempre po ang ating mga kababayan dito sa ating bansang Pilipinas, sa iba't ibang sulok ng ating mga bayan sa Pilipinas, sa iba't ibang Luzon, Visayas at Mindanao, mga probinsya na naabot ng ating programang ito, sana po ay datnan kayo ng programang ito na nasa mabuti pong kalagayan. Bago po tayo dumako sa ating pong pagsagot sa mga tanong na inyo na pong ipinadala sa amin, nais po namin kayong hilingan na tayo po ay humingi sa Panginoon ng gabay mula sa Kanya sa pamamagitan ng ating pananalangin. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, dakila naming Panginoon, sa mga oras na ito ay muli kaming magbubuklat ng inyong banal na kasulatan. At sa pamamagitan po ng mga ginintuang pahina ng inyong Biblia, sa mga kapitulo at bersikulo ng inyong banal na aklat, ituro sa amin ang mga prinsipyo ng katotohanan na mag-aakay sa amin, papalapit sa inyo sa ikapagtatamo po namin ng buhay na walang hanggan. Marami pong salamat sa katiyakan na ikaw po ang magbubukas ng puso at makakaisipan ng aming mga taga-subaybay upang sila ay makakakilala sa iyo at maalaman ang daan ng kaligtasan upang magtamo sila ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming mga dalangin. Hiniling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming tagapagligtas, ang aming Panginoong Hesus. Amen. At ngayon po ay nais naming ipaabot ang aming pong pagbati sa mga kapatid natin na pinanggagalingan po ng aming mga paglilingkod sa iba't ibang mga lokal ng ating mga iglesia. Salamat po ng marami sa inyong mga invitasyon at sa mga nag-i-invite pa naman sa amin. Kayo po ay mag-text lamang po sa amin at kami po ay handang maglingkod sa inyo. Sa mga kapatid namin po na nag-aatubili na baka mahirapan kami. Basta inyo lamang pong i-text sa amin ahead of time ang inyong mga schedules at kami po ay maglalaan ng panahon para sa inyo. Ano po? Kami po ay abot na abot lamang po ninyo, hindi ho kami matataas na mga tao. Simpleng-simpleng mga kapatid ninyo po kami. Nakikipag-salo ho kami sa inyo kung ano man ang ating makakain sa inyong mga lokal na mga iglesia. Ho kayong, huwag ninyo kami ituring na mas mataas, pare-parehas po kami. Pare-parehas lang ho tayo na mga iniligtas ng biyaya ng Panginoon. Ano po? Ngayon ho, idadako na ho tayo sa mga tanong na ibinigay po sa amin dito sa ating Facebook page at nais po naming ipaglingkod ang mga kasagutan nito mula po sa ating mga kapatid na nagbigay ng kanilang mga tanong. Unahin ho natin yung pong naiwan kanina mula po sa kapatid na o kaibigan nating Arnie Ganakan Bilyeza. Tanong po, yung ikapo pwede po bang direct ibigay na lamang sa ministry? May nagtatanong po. Yan, may nagpapatanong po
Salamat po. Ayan. Maganda ho yung inyong tanong sapagkat marahil eh, yung napanood po ninyo ay yung ating unang episode kanina sa ating pagtalakay sa paksa na may kinalaman sa mga pagbibigay ng ikapu at mga handog. Nalaman po natin dyan sa ating pag-aaral na yung mga ikapu na yan ay, at mga handog ay mga banal na bagay po yan. At yung mga ikapu natin, tandaan po ninyo, ang Diyos po ang nagtatakda. Sapagkat unang-una, doon pa lamang po sa rate, sa percentage, ang Diyos ang nagtatakda. Siya rin ang nagtatakda kung saan mo ibibigay. Yung rate, ikasampung bahagi. Yung lugar ng pagbibigyan, sa kanyang bahay, kamalig, o yung tinatawag natin sa kanyang bahay, sambahan, doon ibibigay. Ngayon, kung ang tinatanong naman ninyo, paano ho kung kami po ay magbibigay ng diretsa sa mga ministry? Halimbawa, sa kapitulo, versikulo. Kami po ay nagpapasalamat. Sa totoo lang man po, talagang higit ho namin kailangan yan sa ministeryo. Mamaya ho, may tanong ako kami diyang lilinawin sapagkat minsan ay ang akala po ninyo, ang naibibigay ninyo ritong mga tulong sa ministeryo, nakakarating sa amin. Pero sa totoo lang, hindi ho nakakarating. Nagugulat na lamang po kami sa amin pong mga pagpunta sa mga iglesia dahil yung mga tumatanggap, hindi naman ho namin mga kasamahan sa kapitulo, versikulo. Umaring yung tumanggap, mga dati na ho namin kasamahan na hindi na ho namin kasama sa ministry. Ang problema, nagagamit pa rin ho yung programang kapitulo, versikulo. Parehas po na yan, ministry. Naintindihan po namin yan, pare-parehas yung ministry yan. Pero siyempre, kung kapitulo, versikulo, sa kapitulo, versikulo dapat iparating. Ngayon, ang inyong tanong, mamaya po lilinawin namin yan sapagkat may ganyan ding katanungan na ibinigay sa atin yung ating taga-subaybay dyan sa Sejeda. Nagpapadala pala siya pero hindi nakakarating sa atin at gusto niya makatiyak na nakarating nga. Mamaya lilinawin po namin yan. Ngayon, tanong ninyo, paano kung idediretso sa mga ministry, yung ikapo? Ay, ang sagot po namin dyan, hindi po namin yan pinapapayagan. Meron na pong nagplanong magbigay niyan sa amin eh. Minsan po ay meron tayong mga kapatid na sinasabi nila, ito pong aking ikapo ay ibibigay namin sa kapitulo, versikulo. Nagpapasalamat po sana kami kasi alam namin na inyong itutulong sa gawain ng kapitulo, versikulo. Pero nung malaman namin na gagaling sa ikapo, abay hindi ho namin tinatanggap po yun. Kasi po, ang ikapo po ay hindi po kami ang nagtatakda niyan kung saan ilalagay. Ang Diyos po ang nagtatakda niyan. At ang pagtatakda ng Diyos, meron siyang eksaktong rate, which is 10%, at yung place na pagdadalhan ninyo, bahay-sambahan, yung pong iglesia, sa iglesia po dinadala. At yung pong iglesia naman, dadalhin po sa ating mga pamunuan para sa allocation ng iba't ibang mga gawain. Ang nag-a-allocate po, yung pong mga manggagawa, yung pong nangangasiwa sa templo ng ating Panginoong Diyos. Sa panahon ng Old Testament, ang nangangasiwa po sa paglalagay ng mga allotment noong mga ibinibigay na ikapo ay ang mga levita, mga saserdote. Sa kapanahonan po natin, hindi po ganun din naman sa panahon ng matandang tipan, hindi po ang nagtatakda kung saan mapupunta ang ikapo ay yung giver. Hindi po ang nagbibigay po ng pagtatakda kung saan dapat mapupunta yung mga ikapo, unang-una ang Diyos. Ayan. Sa kamalig po niya dadalhin, hindi po sa supporting ministry, yung ikapo. Yung pong inyong mga handog, yan po, papayag na ho kami na inyo pong ibibigay sa mga ministering kagaya po ng sa amin. Kaya nga po, kapag kami ho'y nananawagan o kumisay nag-aapila sa mga kapatid sa aming mga napupuntahan ng mga iglesia, naiintindihan nila na sila po ay gustong maging kapartner, gusto pong magbigay sa ministry ng nandirtsahan, pero amin pong tinitiyak na yung ibibigay po nila ay hindi po galing sa ikapo, ikasampung bahagi. Doon po manggagaling yung inyong mga ipagkakaloob sa ministry mula po sa inyong mga handog. Ulitin ko po, yung pong mga handog o yung mga ikapo, ang Diyos po ang nagtatakda. At yung pong mga ikapo ay Diyos ang nagtatakda niyan, rate at saka yung time at saka yung place ng pagdadalhan. At yun naman pong inyong mga handog, yan po, ay pwede pong kayo na sapagkat ay kusang loob. Galing na po sa kaibuturan ng inyong puso kung saan po ninyo dadalhin. Pero po, yung ikapo na kayo magtatakda, ulitin ko po, hindi po yan nararapat ayon po sa prinsipyo ng Biblia. Ano po, yung pansagot namin sa inyong tanong. At pupunta ho tayo doon sa isa pang tanong. Ito, magkasunod na nga ito.
binigay sa atin ni Sister Cha, sapagkat hindi natin nababasa lahat yung inyong mga comment at inyong mga tanong. Kaya siya nagpo-forward sa akin ng inyong mga katanungan para po mapaglingkuran po kayo. Mula kay Edwin Halasgo. Edwin Halasgo yata ito, double L. Edwin Halasgo, viewing from Jeddah, KSA o Kingdom of Saudi Arabia. Brother Jerry S. at mga kasamahan sa kapitulo, versikulo, more power. Gusto ko sanang muling mag-donate para sa ministry. I just want to know how and ensure that the donation is being received. I am not sure if it is the right for me to ask for a receipt since it will be done voluntarily. Please give advice. Salamat po ng marami, kapatid na Edwin Halasgo, dyan sa Kingdom of Saudi Arabia. Marami tayong mga taga-subaybay dyan sa Saudi Arabia, dyan sa Jeddah, at sa iba pang mga bahagi dyan sa Middle East. Kami po ay nagpapasalamat sapagkat kayo ho pala ay nagbibigay sa kapitulo, versikulo. Kaya lamang po sa isang banda, hindi ho nakarating sa amin yung inyo pong ibinigay. Pasensya na po kayo. Hindi naman po kasi nababanggit sa akin yan noong mga dati kong mga kasamahan na kayo pala ay donor. Hindi ko naman o sinasabi na sila po ay hindi nagre-report ng tama. Pero ang sinasabi po natin ay ganito. Natural po, karapatan po ninyo yan na alamin kung talaga bang nakakarating ng husto ang inyong ibinibigay sa programang kapitulo, versikulo. Kasi po may mga karanasan po kami sa aming pagdadalaw sa mga iglesia, nagugulat na lamang po kami sapagkat biglang may nagpapakilala sa amin na mga sponsor and donor daw ng kapitulo, versikulo. Pero na hindi po namin alam na sila po ay donor. Yung pala, yung kanilang donation ay ibinibigay nila doon sa mga dati naming kasamahan sa programang kapitulo, versikulo. Hindi na ho namin alam kung saan na ho napunta. Pero lilinawin ho namin sa inyo at sisiguruduhin namin sa inyo, wala ho kaming listahang natanggap namin yon. Kaya ho, ang kagandahan po dyan, at least nagtapat po kayo sa amin at nag-message po kayo sa amin na kayo'y nagbigay. Kahit hindi ho namin natanggap, pasasalamatan na rin po namin kayo. Pero lesson to learn sa inyo po, ano ho, sa mga may ganyang karanasan na nagbigay kayo, kahapon lang, may ganyan din akong na-encounter nagbigay. Mula pa daw nung nag-abroad siya, pero hindi ho nakarating sa amin May tao siyang binanggit, pero yung taong yun, hindi na ho connected sa kapitulo, versikulo. Hindi ko alam kung doon pa rin siya nagbibigay. Pero kung kayo ho ay magbigay muli, sabi nga ninyo, so ibig sabihin, pinutol na ho ninyo, ay mabuti na rin yung pinutol na ninyo yung pagbibigay doon, kung kanino man. Dilini naman namin kasama na yun. No? Ngayon, ang sinasabi po natin ay ganito. Kung kayo ho ay magbibigay muli sa ministry ng kapitulo, versikulo, amin pong ibibigay sa inyo ang bank account. Ulitin po namin, bank account po ng kapitulo, versikulo. Ibi-message ko po ikaw, kapatid, sa inyong personal message at ibibigay ko po sa inyo ang bank account ng kapitulo, versikulo, na kung saan si Sister Conita Buldan, ang ating treasurer, ang siyang magtatala ng inyo pong donation. At kapalit po niyan, katulad nung inyong sinasabi, pwede bang manghingi ng resibo? Totoo po. Marami na po kaming mga nalamang nagbibigay, kagaya po ng mga kapatid natin dyan, ayoko nang i-mention dahil ayaw po nilang banggitin yung kanilang mga pangalan, dyan sa iba't ibang panig ng mundo, o kaya dyan sa, kukunti lang naman sila. Pero binabalikan po namin sila ng resibo. Acknowledgement receipt na katunayan na natatanggap po namin yung ipinadala po ninyo sa bangko. Ulitin po namin, sa bangko. Mayroon pong nagbibigay sa akin ng personal account dahil nahihirapan po sila sa bangko dahil corporate account po yun. Ang ginagawa ho namin, ipinagpapaalam ko po yun sa aming tresurera para po alam niya yung gagamitin ay personal account ng inyong lingkod. O kaya, kuminsan ay pwedeng ipagamit din yung personal account ng aming tresurera, pero parehas po naming nalalaman na mayroong nagbigay ng ganun na ang gamit ay aming personal account. Pero hindi ho namin ini-encourage ang lahat kung maaari na huwag gamitin o gamitin yung aming personal account dahil delikado po yon. Ako po bilang accountant, mapapasama po ang mukha namin yan kasi
baka sabihin ninyo eh sila yung recipient dahil ginamit yung pangalan namin, eh mas mainam po at mas safe yung pong sa bangko na po ninyo ipadala. Marami na pong naghulog niyan. Hinukuha po nila yung aming bank account at pagkatapos doon po ninuhulog sa aming bangko at pagka na-receive naman po namin yan sa pamamagitan ng verification ng aming treasurer, in return, pinadadalhan po namin kayo ng acknowledgement receipt. O yung pong binigyan ninyo dati, tanungin ninyo kung nagbigay ba siya ng acknowledgement receipt. Kung wala, patawarin nyo na lang. Ayan po ang aming sagot sa inyo. Diretsahan ho kami din sa kapitulo versikulo. Kasi nalalaman din naman namin, hindi lang ikaw kapatid, mayroon pa, madami sila. Nagugulat na lang ho kami, bakit nagkaganoon? Kaya dito po ngayon sa ating programa, amin pong pinanghahawakang mabuti na titiyakin po namin doon sa mga donor ng programang ito na nare-receive po namin at nabibigyan po namin kayo ng acknowledgement receipt doon sa anumang donation na ibinibigay po ninyo. Kaya kapatid, na Edwin Halyasco ay inaasahan po namin na kayo po muli ay susuporta sa ating programang Kapitulo Versikulo. At yan po, ako mismo ang magagarantiya sa inyo na wala pong anumang singkong sintabos o anuman ang mawawala sa inyong donation sapagkat ipagkakaloob po namin sa inyo ang acknowledgement receipt sa inyong pong donation. Ano po? Yan po ang ating sagot. Kaya ulitin po namin ho, sa mga magbibigay, wala ho kaming pinahihintulutan na ibang tao na tatanggap ng inyong mga donations na hindi namin kasama na. Kung gagamitin man ho ang pangalang kapitulo versikulo ng ibang mga kasamahan namin noon, hindi ho namin pinahintulutan yan. Pag binigay nyo pa rin sa kanila, ay hindi na ho namin accountability yun mga kapatid. Sana po idiretso nyo na lang. Ang amin pong pinahintulutang tumanggap ng inyong donation ay siyempre kung iaabot ninyo ng personal yung aming tresurera, si Sister Conita Buldan. At diretso nyo na po sa aming bangko para hindi na po magkaroon ng problema. Ano? Wala pong magiging problema sa inyong donation. Kung kayo ho ay nagnanais tumulong sa programang ito, inyo pong i-PM ang inyong lingkod at hihingiin yung aming bank account sapagkat ibibigay din po namin sa inyo at kayo mismo ang maghuhulog niyan sa bangko at i-verify namin kung yung nare-receive and then bibigyan namin kayo ng resibo. Okay, salamat po ng marami sa inyong tanong. Paglilinaw po yan. Nagugulat kasi kami. Ang daming mga milagro nangyayari. Okay? Salamat po sa inyong mga katanungan yan. Ano po? Ngayon po, dadako tayo dyan po sa kay Larry Bayasin. Kung ang Sabat rest day, may narinig po ako na message na sinasabi na pwede na rin daw naman na gawin mong Sabat mo ang Wednesday or any day as your rest day. But not daw on Sunday dahil yun ang Sabat nila as Lord's Day. Yan po yung pangangatwiran ng madami na kahit anong araw pwede mong gawing Sabat dahil rest day naman. Pwede mong gawing rest day ay Sunday, pwede mong gawing Monday, Tuesday, Wednesday, kahit daw hindi Sunday. Any day, basta ibigay mo lang ang isang araw para sa Panginoon. Ang sagot po namin dyan, mali. Mali ho yun. Bakit po? Kasi po ang Sabat, hindi po ang tao ang nagtatakda kung anong gusto niyang araw. Ang Sabat po ang nagtakda po niyan ay ang Diyos. Pakinggan po ninyo, sa aklat po ng Exodo, sa Kapitulo 20, ganito po ang ating mababasa sa versikulo 9. Ang sabi po rito, at Jesus, anim na araw, nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit, ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa, ikaw ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Kaya ko sinabing mali, sapagkat doon sa binasa natin, ang sabi ng Diyos, ngunit ang ikapitong araw, sa Ingles po riyan ay napakaganda sapagkat ginamitan ng article na da. Ang sabi po riyan sa verse 10, ang sabi dyan, but the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God.
Yung salitang definite article na the, ang ibig sabihin po niyan, definite tiyak. Tiyakan po yan na ang Diyos ang pumili na yung ikapito araw ang siyang Sabat. Hindi ho sinabi ng Diyos na yung mamili ka kung ano ang gusto mong Sabat. Hindi ho. Ang sabi ng Diyos, yung ikapitong araw, siya po ang pumili niyan eh. At ang kanyang paraan ng pagpili, nagpasimula ho yan sa panahon ng creation, sa panahon ng paglalang sa Genesis 2:1 hanggang 3, na nayari ng Diyos ang langit at lupa sa anim na araw, pero pagdating ng ikapito, nagpahinga ang Diyos. Basahin na nga natin yan. Ano? 2:1 hanggang 3 ng aklat ng Genesis, ang sabi po niya rito ay ganito, at nayari ang langit at ang lupa at ang lahat na natatanaw sa mga iyon, at ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga sa ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa at binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Ayon, doon po nag-originate kapatid yung pong Sabat na ang pinili ng Diyos yung ikapito sapagkat yung ikapito natapos niya ang lahat ng kanyang mga gawa. At yung kanyang gawa na yon, nung pagdating ng ikapitong araw, ang sabi ng aklat ng Genesis, wala nang ginawa ang Diyos kundi siya'y nagpahinga, binasbasan at pinagpala ang araw ng ikapito at tinawag niya itong pinakabanal. Ngayon, kung ikaw ang pipili ng sarili mong Sabat, edi ikaw na ang naging Diyos sa sarili mo. Biruin mo, pipiliin mo yung Merkules. Hindi naman yan ang binasbasan ng Diyos. Hindi naman yan ang binanal ng Diyos. Hindi naman yan ang sinabi ng Diyos na ikapitong araw na iyong gagawing Sabat. Eh, sino ang gumawa ng Sabat niyan? Eh, di ikaw lang. Ah, hindi ba? Di ang daming Diyos ngayon sa sarili natin. Iba-ibang Sabat, iba-ibang Diyos. Sino yung Diyos na gumawa? Eh, di ikaw rin. Ah, halimbawa, pinili naman ng isang Webes. Eh, di siya rin yung Diyos sa sarili niya. Sino nag-utos sa kanyang gawing Webes? Hindi naman ang Diyos. Dahil ang Diyos, definite and specific yung kanyang sinabi. Ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mo Diyos. Hindi sinabing kahit anong araw gawin mong Sabat. Yan ang malaking problema sa kaiiwas natin na maging Sabat keeper eh. Kasi wala kang ibang relihiyong babagsakan kapatid kapag kasinunod mo lang ang Biblia eh. Seventh-day Adventist talaga eh. Yung Sabat na pipiliin mo, yung pinili ng Diyos. Dito sa aming pananampalataya, Seventh-day Adventist, yung aming ipinangingilin, yung araw po na pinili ng Diyos, hindi po pinili namin. Pinili ng Diyos yung ikapitong araw na siyang Sabat ng Biblia. Ano po? Kaya pag meron ho kayong naririnig na ay basta ikaw'y magpahinga kahit anong araw, edi siya na ang Diyos sa sarili niya. Di ba? Ay yung Linggo naman, sino ang naging Diyos sa sarili niya? Ay di yung Roman Catholic Church na siyang nag-advocate na yung pong Linggo ay gawing araw ng Sabat. O, kaya yung mga nangingili ng araw ng Linggo, sinunod nila yung Katoliko, yung ating kinagis ng pananampalataya. Yung Roman Catholic Church, sapagkat yan po'y marka ng kanilang identity bilang iglesia na pambuong mundo. At meron tayong mga dokumento niyan na yung Linggo ay ginawa ng simbahang Katoliko. Siguro mas magandang basahin ko ito para malalaman po ninyo na hindi lamang. Isasama ko na po yung tanong tungkol na rin dyan sa Linggo sapagkat merong nag-a-advocate na yung Linggo po ay araw daw din daw ng Sabat. Ay, ito po, babasahin ko po sa inyo. Ito pong matagal ko ng hawak. Ito po ay Pope's Diary. No po? 2007. Babasahin ko po ito sa page 124. Tingnan nyo ha. Who instituted Sunday as the day of the Lord? Sunday as the day of the Lord was instituted by Pope Saint Sylvester I from 314 to 335. It was possible thanks to the Edict of Milan of Emperor Constantine who granted freedom of worship to the Christians. Kanino daw po nang galing na yung Sabat ay galing ay ginawang Linggo? Eh, ang sabi po ng Biblia o yung Lord's Day ay Sunday, ang gumawa ho niyan ay ang simbahang Katoliko. Sa pamamagitan po ng na ginawa ni Pope Sylvester I. Imaginein po ninyo, kaya ho, yung marka ng Katolisismo sa Kristyanismo ngayon ay yung Sunday keeping. Kaya nga ho kaming mga Seventh-day Adventist, ay lagi po namin sinasabi na hindi ho yan ang tamang Sabat na ibinigay ng Diyos sa Bible. Yung Sabat po na nasa Biblia, ay yung pong ikapitong araw na ang Diyos ang pumili, hindi tao ang pumili. At lalo namang, hindi kahit anong araw ang Sabat. Napakalaking problema po yan. Isang malaking kalapastanganan sa Diyos po yan eh. Biruin mo, nakalagay ikapitong araw, tapos pipili ka ng iba-ibang araw. Hindi ho ba napakalaking kalapastanganan sa Diyos yan? Sampal yan sa ating Panginoon eh.
Hindi ho matutuwa ang Diyos dyan, mga kapatid. Dahil yung ikapitong araw, siya ang nagbasbas. Siya ang nangilin, siya ang nagpahinga, at tinawag niyang pinakabanal. Pag sinabing pinakabanal, wala na hong hihigit pa dyan. Pinaka, superlative yan eh. Sukdulan yan eh, pinaka. Pag sinabi mong ikaw na ang pinakamagandang lalaki, abay wala nang hihigit sa'yo. Pag sinabi mong ikaw, yung sabat ay pinakabanal, mas higit pa sa ibang sa banal na anumang bagay sa naginawa ng Diyos. Higit na banal, pinakabanal. Yan. Kaya kapatid, ay huwag po nating sundin kung ano yung sinasabi ng marami. Filosofiya lang ho ng marami yun eh. Kahit na anong araw, gawin mong sabat, wala po katotohanan yan. Kung ganyan, mangyari kanya-kanyang sabat tayo, kanya-kanyang Diyos tayo sa ating mga sarili. Ay naku, malaking kasalanan po yan. Malaki. Opo. Ngayon po ay ating itutuloy yung mga tanong ng ating mga taga-subaybay po. Okay, mula po ito kay ano ba ito? Florinald Paharillo, Liogan, Lawagan, Brother Jerry and Brother Ray. Tanong ko lang po, ano po ang stand ng SDA kung isang kapatid ay magmamay-ari ng isang loto outlet bilang kanyang negosyo? Sana po masagot niyo po itong aking katanungan. Maraming salamat at and God bless po. Dami-dami ba namang negosyo? Bakit naman magluloto? Ang stand po natin dyan, mga kapatid, eh, bawal po sa Biblia yung pong anumang uri ng sugal. At yan po ay doktrina rin po ng Seventh-day Adventist. Sapagkat kagaya po ng aming sinasabi sa inyong madalas, wala po kaming aral na walang pundasyon sa Biblia. Yung pong aming mga doktrina, lalo na po dyan sa tinatawag po nating sugal, eh hindi ho yan pinahihintulot ng banal na kasulatan. Kaya ho hindi ho dapat nating gawing, hindi ho kami nagsusugal, wala ho kaming taya, at anumang patayaan, walang ending, walang loto ang mga Adventist. Bagamat may mga nakakalusot po yan, mga labagista ho yun. Pero hindi po yung mga Adventist na mga matitino, wala pong ganyang klaseng practices. Saan po hinango namin yan? Pakinggan po ninyo, nasa aklat ng Isayas, sa Kapitulo 55, versikulo 1 at versikulo 2. Ganito po ang ating mababasa. O lahat na nangauuhaw, magsiparito kayo sa tubig na siya at siyang walang salapi. Magsiparito kayo, kayo magsibili at magsikain. Oo, kayo magsiparito, kayo magsibili ng alak at gatas na walang salapi at walang bayad. Ano't kayo'y nagugugol ng salapi sa hindi pagkain at ng inyong mga gawa sa hindi nakabubusog? Inyong pakinggan ako at magsikain kayo ng mabuti at mga lulugod kayo sa katabaan. Ang aming pong prinsipyo na sinunod po diyan, anumang salapi na aming pong ginugugol hindi sa pagkain at hindi nakabubusog, yan po ay hindi po namin ipinaintulot. Yung sugal po, kabahagi po diyan yung pagugugol ng salapi sa hindi nakabubusog at hindi pagkain. Ano, kapatid? Wala pong, hindi ho siya necessity at needs ng tao. Manapay, yan pong sinasabi po nating sugal na yan, loto man yan, ending man yan, ano-ano man yan dyan, mga klaseng sugal na yan. Yan po eh, minamaliit po ang paggawa natin. Kaya sabi doon sa ating binasa po eh, hindi kayo, at hindi kayo ika, nangalulugod sa paggawa ng mabuti, ano? Sa makatubig tunay. Sabi rin sa ating binasa, ano kayo nagugugol ng salapi na hindi sa pagkain at ng inyong mga gawa sa hindi nakabubusog? Inyong pakinggan ako at magsikain kayo ng mabuti at magalugod kayo sa katabaan. Yun po ang prinsipyo ng Biblia, kapatid eh. Kaya sa atin po, sa mga Adventist, wala pong miyembro na pinahihintulutan nating sumugal o magtayo ng anumang klaseng sugal. Ano po, loto, katulad ng inyong specific na sample, eh paano naman kung ang kanya negosyo ika ay loto outlet? Ay wala akong pinagkaiba yan. Sapagkat mas matindi nga, hindi nga natin pinahintulutang tumaya ng loto. Ikaw naman yung nagbibigay ng lugar para makapagtaya ng loto. Eh di wala akong malaking problema ding malakian sa ating pong pananampalataya. Una, magiging katitusuran po yan sa loob ng ating iglesia. Biruin mo, bawal ang sugal. Pagkatapos ikaw ay ninegosyo ng lotohan, bawal ho yun. Bawal ho yun sa Biblia, kapatid.
ayaw mo na uminom ng inuming alak, pero ikaw ay nagtitinda ng alak, bawal po 'yon. Kaya po sa amin, sa mga Adventist, ano kapatid, yung pong mga nagtitinda ng alak, titinda ng sigarilyo, ay amin po yung binibigyan ng disciplinary action sa loob ng iglesia, sapagkat yan po hindi po namin ipinahihintulot sa mga kaanib. Ganon din po naman yung loto. Yung loto po, pag may nagninegosyo na ganyan, ay amin pong ini-encourage na huwag magpalit ng negosyo, sapagkat yan po, unang-una, lalabag sa prinsipyo ng Biblia. Pangalawa, katitisuran po sa mga kapatid na alam naman namin na yan, bawal na bawal sa Biblia yung sugal. Kung magninegosyo ka ng sugal, di ikaw na mismo yung parang nag-i-encourage sa mga kapatid na sumugal. No po? Iyan po. Paalam, pinagkaiba yan doon sa bawal ang drugs. Pero ikaw nagtutulak ng drugs, di walang pinagkaiba yun. Mas malaki nga ang parusa ng drug pusher kaysa sa drug user, di ba? O, ganun din naman yan. Mas malaki ang parusa ng mga nagda-drug, ng mga nagluloto outlet kaysa sa sumusugal. Parehas pong nagkasala. Pero kung titingnan ninyo, sa comparison na binabanggit ko sa inyo, mas malaki ang accountability ng mga nagluloto outlet. Kung may alam kayong Adventist na ganyan, kakausapin niya ng pastor o ng mga leader ng ating iglesia. Opo, salamat po ng marami sa inyo pong tanong. Okay, so tuloy po natin yung pagsagot sa tanong. Mula po kay Art Habagat. Sabi po niya rito, aside from biblical na tanong, isa lang ang katanungan ko, bakit ang ating denomination, sabi niya rito, ano ba ito, nakapepakapera na ngayon. Baka makapera na ngayon, ano? Kamali lang ng type siguro ito. Denomination, makapera na ngayon. Pinuporce ang bawat simbahan na bumayad kahit walang delegado sa time na may mga activity. Medyo hindi ko masyadong nauunawaan kapatid kung ano ang inyong tinutukoy sa inyong tanong na ang denomination daw natin, ang church daw natin ngayon ay pinupuwersa ang mga kapatid at pera-pera na ang laban. Hindi ho totoo yun. Wala hong puwersahan sa loob ng Seventh-day Adventist. Lahat po ng mga kapatid dito, makukunat nga kuripot nga Paano magkakaroon ng puwersahan po dito? Hindi ho katayo katulad ng ibang mga relihiyon na kapag ka hindi ka nakakapagbigay, lilistahan ka ng utang. Pagka may kanya-kanyang toka sa mga lokal, yun sinasabi nilang mga coordinating center pa yung iba, ang tawag nila, mga lokal. Dahil meron silang kanya-kanyang toka, kanya-kanyang rental expense, rental, naka-budget. Pag hindi niabot, ang nangyayari dyan, balance mo, kailangan mong abutin. Yun ang puwersahan. Pero dito sa loob ng Seventh-day Adventist, wala ho kaming puwersahan. Wala po. Kaya kung yung sinasabi ninyo, kung kayo may 70 Adventist na pera-pera, hindi ho totoo yun. Kaya ako ho binabanggit yan kasi po ako po ang may kredibilidad na sumagot niyan dahil ako po ay isa sa mga auditor ng ating iglesia, sa mga lokal ng ating iglesia. Wala po kaming utos sa aming mga treasurera o sa mga treasurer ng iglesia na kailangan puwersahin ang mga miyembro na magbigay o kaya ay puwersahin na mag-contribute sa mga donation o anuman yung inyong binabanggit diyan na puwersahan sa simbahan na magbayad. Wala po. Wala ho namang puwersahan. Halimbawa na lamang, I'll give you the benefit of the doubt. Sa loob ng iglesia natin, dahil ang atin namang mga lokal ng iglesia ay nabubuhay dun sa mga handog ng mga kapatid, hindi nakasasapat kuminsan yung mga handog. Kung yan ay iglesia ay maliit lang ang lokal at ang malaki ang binabayarang kuryente, kuminsan po ay hindi nakasasapat. Ang ginagawa ng mga kapatid dyan, sila po ay may mga pledges. Pero hindi po yan puwersahan, kaya nga pledges Hindi po puwersahan yan. Kusang loob po yan. Ngayon, kung hindi ka makapagbibigay, wala naman pong problema. Hindi ka naman hahatulan, hindi ka naman pagagalitan, hindi ka naman didisiplinahin. Kusang loob po. Kaya po ako hindi sumasang-ayon sa inyong sinasabi na pinupuwersa ang mga miyembro. Sa totoo lang po, ako po hindi nahihiyang magsasabi kahit nanonood yung mga hindi nating kapananampalataya, makukunat po, hindi naman lahat, ha? Hindi lahat. Karamihan po ng mga Adventist makukunat pagdating sa lapi. Hindi mo po pwedeng pilitin yan at puwersahin. Kaya hindi po ako naniniwala na pera-pera na ngayon. Hindi ko totoo yun.
at pinipwersa, hindi yung totoo yun. Kasi ako po mismo yung saksing buhay. Unang-una, head elder din ako ng iglesia ng mahabang panahon. E alam ko po na wala ho kaming pwersahang ginagawa sa mga miyembro. Pera-pera, lalo na. O, hindi wala pong ganyan kasi kusang loob po ang ating pinaiiral. Kung may mga pangangailangan man tayo sa pananalapi dahil sa kailangan ng ating iglesia ang magbayad ng kuryente, ilaw, o kaya ay tubig, yan po ay nag-aambag ang mga miyembro, kusa pledges ang tawag po. Eh kapag pledges, wala pong sapilitan dyan, kusang loob po yan. No po, yung binabanggit ninyo, na kahit walang delegado sa time, kahit walang delegado sa time na may mga activity, abay, hindi naman po pinupwersa ng ating conference. Kung halimbawa may mga delegado, ito po yung mga activity, ang mga kabataan, minsan ang ating music director, minsan ang ating communication director, yung mga leader ng ating iglesia, minsan may mga convention sila. May mga activity sila na isinasagawa sa isang lugar. May mga ambagan, may mga tinatawag na registration. Siyempre, kakain din naman yan doon, matutulog din yan doon, may mga handouts din yan, mga materialis. Natural po, hindi naman libre ho yun. Ang binibayaran po doon, yung bayad doon ng materialis. At yun naman pong binibigay ninyo na registration na yon ay sapagkat gagamitin din naman sa ilang araw ninyong pag-stay doon sa lugar na pinagdadausan ng pulong o nung tinatawag nating konvensyon. Kaya anumang ibinibigay po diyan, yan po'y bumabalik din naman sa inyo. Wala hong kinikita dyan ang ating konferensya o ang ating mga misyon sa mga delegation. Ngayon, sinasabi ninyo eh, kahit walang delegado, pinipilit sa time na may mga activity, hindi ho kayo pinipilit. Kaya nga po, karamihan dyan sa ating mga leader ng ating konferensya, ay binibigay ahead of time yung announcement para po makapaghanda yung mga lokal ng iglesia ng kanilang mga delegates. At pagkatapos po ay i-email o kaya ay dadalhin ng mga pastor ng mga distrito ang kanilang mga delegates ng bawat iglesia na meron pong consent and approval ng board. Kaya yung sinasabi niyong pinipilit, napakalayo po sa katotohanan, kapatid yon. Wala hong katotohanan yon. No? Huwag mong sasama ang loob ninyo, pero hindi ho totoo yon. Wala hong sapilitang ginagawa ang ating conference sa mga delegates at wala rin pong sapilitan na pera-pera sa loob ng iglesia. I beg to disagree with you, kapatid. Pasensya na. Pero ako'y naniniwala sapagkat yan ang aking trabaho eh. Auditor po ako ng iglesia. Alam na alam ko po ang mga ginagawa at nangyayari sa loob ng mga lokal ng ating iglesia. Maliban po sa auditor, naging head elder po ako ng mahabang panahon sa ating mga lokal na iglesia. Kabisado ko po ang A to Z ng transaction ng ating mga lokal ng iglesia, pati ng ating conference and mission. Kaya I can guarantee you na mali ho yung inyong iniisip sa bagay na yan. No po, salamat po ng marami pa rin sa inyong pagtitiwala at pagtatanong sa kapitulo versikulo. Okay, so ngayon po ay meron pa ba Sister Cha na dumating? Pero nais namin pong ipaabot sa ating mga taga-subaybay. Binabati natin yung ating mga kapatid sa iba't ibang lugar na nagpapabati sa atin. Ang problema lamang dito sa aking monitor, tayo ay naghahang. Ganun pa man, kami nagpapasalamat sa inyo, mga kapatid at mga kaibigan. Tuloy lamang po ninyong idalangin ang ating programa na sana po ay palaging gagamitin tayo ng Diyos, ang aming mga kalusugan, ang aming mga talento para po sa ikaluluwalhati ng Kanyang banal na pangalan. At nais namin pong ipaabot ang pagbati sa ating mga kapatid diyan po sa iba't ibang mga lokal ng ating mga iglesia na nanonood po sa atin ng ating programa. At marahil po ay napagpala kayo ng ating Panginoon Diyos sa ating programa ng Kapitulo Versikulo. Sana po sa mga kapatid natin na may mga Facebook account, i-share po ninyo ang mga videong ito ng Kapitulo Versikulo. Sapagkat sa pamamagitan ninyo, maaari kayong maging kabahagi ng pag-aakay ng mga kaluluwa sa paanan ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay ating pong ilang minuto pa ba tayo, kapatid na Jovi, sa ating programa. Para hindi man natin masagot yung mga katanungan diyan, ay atin pong tatalakayin yung ilang pang natitira sa atin pong pagsagot sa mga katanungan at yung paglilinaw na ginagawa po natin sa atin pong programa. Yung naumpisahan po natin dun sa ating serye ng ating pag-aaral, mahaba-haba pa, kaya pwede po natin ipagpatuloy yung pong tanong ng ating o yung paglilinaw na ginagawa po natin sa mga ginagamit na mga kapitulo
at bersikulo ng Biblia ng ating mga kaibayo sa pananampalataya na parabaghang ang kanilang ginagawa po ay gumagamit ng mga talata sa Biblia na tutulan yung pong ating mga doktrina na may kinalaman po sa pananampalataya ng Seventh-day Adventist. Ano po? Isa po na ginagamit din ng maraming mga pro-evangelicals, mga sabihin na natin mga anti-Adventist denominational groups, ay ito pong nakatala rito sa aklat ng Roma, Kapitulo 3, ang versikulo ay 20 at 27. Ano po? Ganito po ang ating mababasa. Ang sabi po riyan ay ganito ng Biblia, Roma 3, 20 at 27 at 28. Sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aaring ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Kaya nga, saan naroon ang pagmamapuri? Ito'y hiwalay na. Sa pamamagitan ng anong kautusan? Ng mga gawa? Hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Kaya nga, naipasya natin na ang tao ay inaaring ganap sa pananampalataya na hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Maliwanag sa 3:11 naman ng aklat ng Galacia, maliwanag nga na sino man ay hindi inaaring ganap sa kautusan sa harapan ng Diyos sapagkat ang ganap ay nabubuhay sa pananampalataya. May isa pa silang talatang ginagamit, yung aklat ng Efeso, Kapitulo 2, ang versikuloy 8 at 9, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ang kanilang konklusyon dyan, mga kaibigan at mga kapatid, ay ganito. Ika yung mga Seventh-day Adventist na nagtuturo na dapat sumunod sa kautusan, hindi sumusunod ika sa doktrina ng justification by faith. Kasi ang sabi ika ng Biblia, wala ikang laman aaring ganap sa pagsunod ninyo sa kautusan. At wala kailanmang hindi ika makakapag-aring ganap yan, kagaya ng ating mga binasa sa mga kapitulo at bersikulo ng Biblia sa Roma at maging sa aklat ng Galacia. May mababasa po kayong ganyan. Pero ito po ang aming naisabihin sa inyo, ng mga evangelical Christians. Kami po ay kaisa rin ho ninyo sa doktrina ng righteousness by faith o yung tinatawag din nating justification by faith. Yung pong doktrina na ang tao ay aaring ganap lamang sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo ho kung bakit? Sa mga aklat po ng Seventh-day Adventist, ay wala ho kayong mababasa na aming doktrina na kinakailangan sumunod sa utos para kami ay ariing ganap. Hindi ho namin itinuturo po yan. Sa pag-aaring ganap po, ang pinag-uusapan po kasi dyan sa mga talatang ginamit ninyo at ginagamit ng mga tumutuligsa sa atin, ay yun dong pag-aaring ganap ay hindi ka ika-aaring ganap doon sa pagsunod mo sa kautusan ng Diyos sa 10 utos ang particular nilang tinutukoy. Ito po ang aming naisabihin. Kailanman hindi ho namin doktrina na ang 10 utos ay makapag-aaring ganap o ang pagsunod namin sa 10 utos ay makapag-aaring ganap. Bakit po? Sapagkat naniniwala po ang mga Seventh-day Adventist na ang pag-aaring ganap po ay walang kinalaman diyan ang iyong anumang mabubuting gawa. Kagaya ng inyong binasa o binasa natin sa aklat ng Roma at sa aklat ng Galacia. Hindi ho kami tumututol eh. Wala ho kaming itinatapon ng mga kapitulo at bersikulo ng Biblia na akala ninyo parang kalaban ito ng Adventist. Ito yata ay tamang-tama ito, panlaban ito sa doktrina ng mga Adventist. Hindi ho. Lahat po ng talata sa Biblia, kapitulo at bersikulo ng Biblia, wala ho kaming itinatapon dyan. Itong mga talatang binabanggit ninyo, sinasangayunan ho namin sapagkat doktrina ho namin yan. Hindi maaaring mag-aaring ganap ang kautusan ng Diyos, ang pagsunod sa kautusan. Ang biyaya lamang po ni Kristo makapag-aaring ganap sa atin. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa Kanya, aaring ganap tayo. Meron po kasi pahayag ang Biblia dito po sa aklat ng ikalawang Korinto. Sa kapitulo 1, ang bersikulo po ay 10. Ganito po ang ating mababasa, 1:10 ng aklat ng ikalawang Korinto. Na siyang sa amin ay nagligtas sa gayong lubhang malaking kamatayan at nagliligtas na siya namang inaasahan na siya namang magliligtas pa sa amin. Ay naniniwala ho kami dun sa tatlong yugto ng kaligtasan ng Biblia. Yung pong binasa natin, nagligtas,
nagliligtas at magliligtas. Tatlo pong tenses yan. Yung nagligtas, past tense po yun. Yung ikalawa, nagliligtas, present tense of salvation po yan. At yung pangatlo, magliligtas, future tense of salvation. Sa amin pong aral, ang tawag po namin dyan sa unang yugto ay justification. Diyan po hinango yung Roma na binabanggit ninyo na hindi makapag-aaring ganap. Pangalawa po, yung nagliligtas, the present tense of salvation, ito po ang tinatawag naming sanctification o yung buhay ng pagpapakabanal. At yung ikatlo na sinasabi po nating magliligtas, the future tense of salvation, ito naman po yung tinatawag nating glorification na mangyayari sa muli ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon, anong kinalaman diyang tatlong yan sa mga talatang ginamit po ng mga tumutulig sa at tumututol sa aral ng Seventh-day Adventist sa pagsunod sa mga utos? Ganiri po. Yung pong unang yugto na pinag-uusapan po natin, justification, wala pong anumang gawa na involved na pagsunod dyan. Paano ho nangyari yon? Kasi ganito po, ang justification, pag-aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Walang anumang gawa na involved. Halimbawa, kami po ay madalas mangaral sa mga bilangguan. Meron po kami mga tinuturuan dyan ng mga bilanggo sa loob po ng kulungan, ating mga inmates. At diyan po nakikilala nila ang ebanghelyo ng ating Panginoon sa pamamagitan ng mga nagtuturo ng ebanghelyo sa mga bilangguan. Ngayon, may mga inmates po sa loob ng believed prison na sumampalataya kay Kristo, tumanggap sa ating Panginoon. Kami po, hindi namin doktrina na bago sila ariing ganap at mabautismohan, gumawa muna ng mabuti. Wala po silang gagawing anumang mabuting gawa para sila'y ariing ganap sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi ho namin sinasabi, oh, Mr. Ganito, ikaw ay maraming kaso, marami kang pinatay, bago ka namin bautismuhan, o kaya ay bago ka ariing ganap ng Diyos, gumawa ka muna ng maraming kabutihan. Wala ho kaming ganyang aral. Kaya tama ho yung inyong binasa, yung ating mga binasang talata, na sa justification, walang involved na gawa dahil wala pong atas ang Panginoong Hesus na bago ka ariing ganap, gumawa ka muna ng mabuti o kaya ay yung pag-aaring ganap mo, aariing ka dun sa paggawa mo ng mabuti. Wala po. Ang pag-aaring ganap ay libre ho yan. Wala anumang involved na gawa na dapat gawin ng isang Kristiyano. Example nga po na ginagamit ko dyan, yung mga bilanggo. Pag sila'y sumampalataya kay Kristo, hindi namin sila pinagagawa ng mabuti. At that moment, kung sila'y sumampalataya, babautismuhan po ng mga pastor namin yan. Babautismuhan po yan. Aariing ganap sila, walang involved na gawa. Pero, ito na. Pag siya na ngayon ay na-justify, siya ngayon ay nabautismuhan, inaring ganap na sa kanyang pananampalataya, sa unang yugto, justification ang tawag, hindi ho siya titigil sa kanyang buhay bilang mananampalataya. Siya ay magpapatuloy sa kanyang buhay ng pagpapakabanal. Ang tawag po namin dyan ay sanctification. Iyan po yung ikalawang yugto ng kaligtasan. Kaya ho sa mga Adventist, yung pong pagsunod namin sa kalooban ng Diyos, sa sampung uto, sa pangingili ng Sabat, sa pagbibigay ng ikapo, etc. na mga doktrina ng Adventist, hindi ho namin ginagawa yan para kami ay maligtas. Ginagawa ho namin yan dahil resulta na ho yan ng aming pagkaligtas. Ayan, pagpapatunay namin na mahal namin ang Diyos, kaya namin sinusunod yan. Yung mga utos ng Panginoon, ang sabi ni Kristo sa 14:15 ng aklat ng Juan, kung ako ay inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Sa makatwid, yung pagsunod po natin sa mga utos ng ating Panginoong Jesucristo, ito po ay dahil sa minamahal natin ang ating Panginoong Jesucristo. Niligtas niya na tayo, kaya po kailangan nating sundin siya. Kung kailan ka ba naman naging Kristiyano, tuturo mong huwag nang sumunod sa utos, baliktad po yun. O yun po ang aming ngayon. Isa pang talata sa Biblia na nakatunayan na mali ho yung ganoong mga interpretation ng banal na kasulatan na kailangang sumunod para ikaw ay ma-justify. Pakinggan po ninyo, 2:13 po ng aklat ng Roma. Ito, sabi po yung ganito, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang magaganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing magaganap. Ayan,
Abay, hindi dalawang Pablo yan, mga kapatid, na nag-uusap dyan. Ha? Roma, yung binasa natin kanina sa 3, 20 at 27, at saka sa Galacia, Kapitulo 3, Versikulo 11, at Efeso, puro po mga sulat ni Pablo yan, na kapag aaring ganap ka sa pananampalataya. Pero bakit itong isang Pablo, itong Pablo na binasa rin natin sa 2:11 o 2:13 ng aklat ng Roma, sabi niya, sapagkat hindi ang tagapakinig ng kautusan ang aaring ganap, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aaring ganap. Eh di dalawang klaseng pag-aaring ganap pala yan. Una, aaring ganap ka, hiwalay sa paggawaan mo ng kautusan, ang tawag dyan ay justification process. Yun po ang aming doktrina. Pagkatapos na ikaw ngayon ay aaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, ikaw ngayon naman ay susunod sa kautusan ng Panginoon, ang tawag doon ay magsisitalima ka na sa kautusan ng Panginoon. Aaring ganap ka naman sa pamamagitan ng iyong buhay ng pagpapakabanal, ang tawag doon ay sanctification process. Hindi ho nauuna sa amin ang sanctification bago ang justification. Justification po muna bago ang sanctification. Sa justification process of salvation, there is no good works involved. Ayan, ang sabi ng Roma din. Kaya hindi ho nagkukontrahan ang aming doktrina. Pero pagdating na ho sa sanctification process, doon na aaring ganap ka sa pamamagitan ng iyong pagtalima sa kautusan ng Diyos. Roma 2:13. Nagpapatunay kasi nagtutuloy-tuloy yung iyong buhay ng pagpapagabanal. Hanggang kailan? Hanggang sa buling pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. At yun, kapag justified ka, sa pamagitan ng pananampalataya mo, magpapatuloy ka sa buhay na binanal, sanctified life mo, and then, kandidato ka sa ikatlong yugto ng kaligtasan, ang tawag doon ay glorification, yung pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Pero kung hindi ka ma-justified, hindi ka maaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya, imposible ka mang-sanctified. Hindi ka rin po pwedeng ma-justified lang, pero hindi ka ma-sanctified. Kailangan ma-justified ka and then ma-sanctified ka para qualified ka sa glorification na ikatlong yugto ng kaligtasan. Iyan po ang doktrina ng Seventh-day Adventist na nakapundar na malinaw sa banal na kasulatan sa mga yugto ng kaligtasan na itinuturo ng banal na kasulatan. Kaya sana po naging malinaw sa inyo yung po mga talatang walang aaring ganap sa kautusan, wala hong problema. Hindi namin tinuturo yan sa unang yugto ng kaligtasan na aaring ganap. Okay, so wala na ho tayong oras. Sumobra na ro tayo ng ating mga minuto sa ating pong palatuntunan. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay sa ating pong pag-aaral, ay nais ko po kayong anyayahan sa isa pong pananalangin. Tayo po ay manalangin. Mahal namin Diyos, salamat po ng marami sapagkat ginamit po ninyo ang programang ito upang maging dalawyan, instrumento ng inyong mga katotohanan sa tahanan ng aming mga taga-subaybay sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang lugar sa Pilipinas na naaabot po ng aming programa. Pakiusap po namin na inyo pong bindisyonan, basbasan at pagpalain ang aming mga kaibigang nagsusuri. Sana po sa ginawa naming pagsagot sa mga tanong na inyong lang ipinadala, ito ay magliwanag ang mga kasagutan mula sa mga kapitulo at bersikulo ng Biblia, maakay sila sa lubusang pag-aaral ng kasulatan hanggang sa sila ay magpasya na ipasakop ang kanilang buhay sa inyo, sumunod sa inyo, at magtamo ng buhay na walang hanggan. Salamat po sa inyong pagtugon sa aming mga dalangin. I-bless po ninyo ang aming mga kapatid at mga taga-subaybay na may mga karamdaman. Pagalingin po sila sa kanilang mga karamdaman. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Mga giliw naming taga-subaybay, kami po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat mula pa po kaninang umaga hanggang sa mga sandaling ito'y nakapiling po namin kayo sa ating live streaming program ng Kapitulo Bersikulo. Sana po ay naging pagpapala sa inyo ang isang oras ng pagtatanghal ng ating programa dito po sa Facebook page, live streaming program na inyong pinanonood. At syempre po doon sa ating mga kababayan na nanonood sa ating television sa 3ABN at Hope Channel, sana po ang pagpapala ng Panginoon Diyos ay sumain niyo palagi. At sa pangalan po ng bumubuo ng programang Kapitulo Bersikulo, at syempre po ang aking mga kamanggagawa sa likod ng ating camera, a Project Life Ministry, ito po ang inyong lingkod kay Kristo, Brother Jerry Sevilla. Lubos po ang aming pasasalamat sa inyo pong walang sawang pagsubaybay. God bless you all po.